Magandang araw. Halina at gawin nating kapaki-pakinabang ang araw na ito sa tulong ng mga aralin na ating matututunan ngayon. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang pagsunod sa utos ng magulang at nakatatanda. Paano mo pinasasalamatan ang Diyos sa pagkakaroon mo ng mapagmahal na magulang? Paano mo maipapakita na lubos kang nagpapasalamat sa mga biyaya na natatanggap mo sa araw-araw? Sumusunod ka ba sa utos ng iyong mga magulang at nakatatanda? Paano ka kaya magiging isang masunuring bata? Ano-ano ang mga katangiang dapat taglayin ng isang mabuting bata? Maraming paraan kung paano mo maipapakita ang pasasalamat sa kanya. Isa na dito, ang pagsunod sa utos ng magulang. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makasusunod sa utos ng magulang at nakatatanda. Gayun din, inaasahan na maipakikita mo ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa utos at payo nila. Magagawa mo ba ito ng may pagmamahal at kusang loob? Bakit kailangan na magpasalamat sa Diyos sa mga kapamilyang ibinigay niya sa atin? Sila ay inyong maasahan sa tuwing kayo ay may kailangan, at higit sa lahat ay mahal nila kayo, kaya dapat lang na ipagpasalamat mo sa Diyos na mayroon kang iba pang kasapi sa inyong pamilya. Dapat tayong magpasalamat sa Diyos sa pagkakaloob niya sa atin ng ating pamilya, at sa mga biyayang ating natatanggap. Isang paraan ng pagpapasalamat sa Diyos ay ang pagiging masunurin sa mga magulang at nakatatanda. Ito ay isang mabuting gawain na kinalulugdan niya. Bakit nga ba kailangang maging masunurin sa iyong mga magulang? Ito ay dahil ang iyong mga magulang ay biyaya o regalo mula sa Diyos. Ang pagsunod sa kanila ay tanda ng pagmamahal at paggalang na labis na kinalulugdan ng Diyos. Ang pagsunod sa kanila ay pagsunod rin sa utos ng Diyos. Pinagpapala ng mahabang buhay ang mga batang masunurin sa kanilang mga magulang. Ang anumang utos ng mga magulang at nakatatanda ay nararapat lamang na sundin, gawin o isakilos, upang maipakita sa kanila ang ating tunay na pagkamasunurin, paggalang, at pagmamahal. Ang pagsunod sa utos ay nakatutulong upang mapanatili ang pagkakaisa at pagmamahalan ng buong pamilya. Bilang bata, nararapat mong ugaliin ang pagsunod sa utos ng mga magulang at nakatatanda sa iyo. Ang mag-anak na nagbibigayan at nagtutulungan sa mga gawaing bahay ay mag-anak na nagmamahalan at nagkakaunawaan. Ang mga anak na sumusunod sa utos ng magulang at nakatatanda ay pinagpapala at kinalulugdan ng Diyos. Ang pagiging masunurin ay magandang asal na dapat mong pagyamanin at paunlarin. Ngayon marami ka nang natutuhan sa araling ito na higit pang nagpapayaman sa iyong pagiging masunurin, magalang, at mapagmahal sa magulang, nakatatanda, at higit sa lahat, sa Diyos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.